Okay, so magandang umaga sa inyo. Etong ano ngayon, ang video discussion na to, ginawa ko talaga para sa inyo to, no? Kasi dahil sa paputol-putol ng internet, so ito na yung naging means natin para kahit paano, na kahit putol man ang internet nyo, nagagawa natin ng paraan para napapanood nyo ng buo yung mga lecture natin. Okay? So, ano ba yung topic natin? So, nandyan ang non-institutional correction. Ito pa rin pala ang inyong, ano, ang inyong tagapagturo na si Noli Z. Incad. Overview topics on non-institutional correction. Ano yung mga overview topics natin sa non-institutional correction? Ano yung mga dapat natin na i-expect, may-expect natin kapag tinatopic natin ang tinatawag nating non-institutional correction? Unang-una, what is non-institutional correction? Ano sabi natin? Ano daw ang non-institutional correction? Ang sabi, non-institutional correction refers to a community-based program. So, in short, wala ka sa kulungan nito. Okay? Lagay natin ha, wala ka sa kulungan. Wala ka sa kulungan. Okay? In short mismo, nasa community ka. Okay? Where a person daw is subject to the following privileges. Ah, mga privileges lang pala to, no? So, nandyan ang probation natin. Okay? Nandyan ang parole and also executive clemencies. So, yan daw yung mga uri ng tinatawag nating non-institutional correction. Oh, yan, natatandaan. Huwag nyo kakalimutan yan. Para naman eh, pag nag-exam kayo, swabing-swabi tayo dyan. At pasok na pasok sa utak natin. Okay? So, next, what is probation? Oh, ano daw ang probation? And what is probation? In Tagalog, subok laya. Yan ha, in Tagalog, subok laya. Ang sabi ng definition, by virtue of Section 3 ng PD 968, ang sabi niya, it is a disposition under which a dependent after conviction and sentence. Okay, kailangan pala after conviction, no? After conviction, kapag naibigay na ang sentensya, di ba? Nagkaroon na ng ano, ng sentensya. There is a judgment already. Yan, kailangan meron ng judgment. Yan, there is a judgment. Okay? But not final. Okay? But not final. Okay? So, dapat hindi pa final and executory. Okay, kailangan pagkaka-judge mo pa lang, mag-apply ka na kagad. And sentence is release subject to condition imposed by the court. And the supervision or tinatawag natin na probation, supervision. Okay, may bantayan tayo dyan. And also the probation officer. Remember, probation is granted by the trial court. Or kung tao tinatanong sa inyo, trial judge. Okay, yan ha. So, kung sino lang ang nag-try ng case, a court who tried a case, siya lang yung may kapangyarihan or authority regarding sa probation natin. Okay? So, under ng PD 968. Ano naman yung definition na binigay ni Attorney Manuel Gico ng PPA-DOJ? Ang sabi niyan, it is a privilege granted. So, ibig sabihin, probation is just a privilege. Okay? It is just a privilege. Para saan lang? Sa adult. It is a privilege para kay adult. Pero kapag minor ka, ang probation is a matter of right. Okay? But, i-apply natin ang PD. Ano? Anong PD? PD 603. Okay, yan ha. So, ulitin natin ha. Ang probation pala para sa adult, privilege lang. Pero pag minor, karapatan pala yon. But,
ang mag-a-apply na batas with regards sa probation shall be the PD 603. Next, by the court to a person convicted of a criminal offense. So ibig sabihin, ang probation, binibigyan ka lang ng probation sa mga saan lang pwede magbigay ng probation in a criminal case. Tandaan ha, ang pag-apply ng probation ay para lang sa criminal case. Bawal ang admin case, bawal ang civil case, only criminal case. And remain in the community instead of actually going to prison or jail. In short nito, hindi ka nadadalin sa ano, hindi ka dadalin sa kulungan, sa community ka. Kaya pala, ang probation is a form of community-based program. Okay? So, next. Sumunod natin. What is parole? Okay? Parole, it is the condition release or conditional release. Oh, yan pala keyword natin, no? It is a conditional release. Yan na. Conditional release daw. Of a prisoner. Uy, prisoner. So, ibig sabihin, pag nag-apply ka ng parole, dapat daw, final and executory na yung judgment. Okay? Unlike sa probation, dapat may judgment lang, but not final. Pero kapag parole, it must be final and executory. And also, sabi dyan, dapat iserve niya muna ang minimum period ng kanyang pagkakakulong bago siya mag-apply ng parole. Remember, parole, ang nagagrant po niyan ay ang Board of Pardons and Parole. Okay? So, yan po. Sila po ang nagagrant ng tinatawag nating parole. So, next. Ano pang kasunod yan? What is executive clemency? Ano ang executive clemency, mga katropa natin? Ang sabi, ang executive clemency, executive, nandyan si Pangulo. Okay? Nandyan si Pangulo at nandito yung kanyang awa. Yan. Ang sabi dyan, maaring ang executive clemency ay reprieve. Tandaan natin, ang nagbibigay ng executive clemency, it is granted by the president. Reprieve, pansamantalang pagpigil. Yan, pansamantalang pagpigil. Yan. Absolute pardon, ito yung pagpapatawad ng Pangulo. Yan, pagpapatawad ng Pangulo. Okay, pagpapatawad. Dalawa yung klaseng pardon natin, ha? Isang absolute at saka isang conditional. Pag absolute, syempre walang condition. Pero pag conditional, may mga naka-attach na condition. Na kung saan daw, yung hindi ka daw pwede sa parole condition, no? No, hindi ka daw pwede. Ayun, sabi niya, conditional parole with or without parole condition. And commutation of sentence. Okay, may commutation. Pag sinabi yung commutation of sentence, pagpapababa lang. Pagpapababa. Okay? As may be granted by the President of the Philippines. Yan pala. Ibig sabihin pala executive clemency, ito yung mga binibigay ng presidente sa isang tao kung gugustuhin niya. Okay? So, ang tanong natin eh, ano ang mga iba't ibang uri ng executive clemency? Una, nandiyan ang pardon o yung tinatawag natin pagpapatawad ng Pangulo. Nandiyan naman yung amnesty, ito na yung paglimot sa ginawa mong kasalanan. Nililimot. Pag-reprieve, postponement, ayan na, yung pansamantalang, pansamantalang pagpigil. Okay, alam niyo na, pagsamantalang pagpigil. Usulit pa rin natin. Pansamantalang pagpigil. Ayan. Kapag commutation of sentence, pagpapababa. Pagpapababa. So, next. Sumunod natin. Under the syllabi ng ating non-institutional correction, nandyan ang historical background ng probation daw. Ayun dapat ang discuss natin.
and definers and founder ng probation. O, sino ba yung nagtaguyod niyan? Yan. History of probation in the Palling in the United States of America, England, and also Philippines. Okay? Unahin natin ang etymology muna. Yan. Ano yung ba pinagmula ng salitang probation? Ang pinagmulan pala ng mga salita na yan ay nanggaling pala yan sa Latin. Anong Latin? Una, nandyan ang probare. Ibig sabihin, to test or to prove. Di ba? Patunayan mo. Yan. And patunayan mo. Yan, di ba? Parang nanliligaw ng ano eh, nang nililigawan mo yung ano, babae. Sabi mo sa babae, mahal kita. Oo, first time lang kita makita, mahal na kita. Sabi ng babae, niloloko mo ako. Patunayan mo kung mahal mo ko. Yan, syempre nililigaw-ligawan mo na yan, di ba? Eh, paano pag naging kayo na? Babawian mo naman yan. Sasabihin mo, mahal mo ba talaga ako? Sabi ng babae, oo. Sabihin mo naman, patunayan mo. Patay-tay. Ayun yung mga tanong na delikado eh. Okay? So, nandyan din ang probasyo o tinatawag nating testing period. Ano ba ang testing period? Siyempre, pares din. Kaya patunayan mo, testing natin. Di ba? Kaya sabi ko sa mga babae, kapag may nanliligaw sa inyo, sagutin nyo na kagad. Huwag nyo nang patagalin. Alam mo, nanligaw, pwede mo manligaw. Sagutin mo na kagad. Bakit? Bakit ganun, sir? Kasi walang lalaking nanliligaw na nagpakita ng masama. Lahat yan, kabutihan. Malalaman mo yung ugali niyan pag naging kayo na. So, sagutin mo muna. O, saliga na. Yan. Pag hindi mo gusto ugali, i-break mo na. Di ba? So, sino ang nagsabi ng, ano, nag-introduce ng salitang probasyo? Si Frederick Rainier. Eh, pag probari, si John Augustus. Anyway, bago tayo lumayo dyan, saang bansa ba nag-originate? Ayan, originate ang probation. Anong bansa nag-originate ang probation? Ang probation ay nag-originate po sa England. Okay? At pero pag saan ba yung nagkaroon ng first law? Ayan, saang bansa nagkaroon ng first law? Sa United States of America. Okay, yan ha? So, nagkakaintindihan tayo dyan. So, nag-originate pala ang probation sa England. Saan nagkaroon ng unang batas? Sa United States of America. So, next, puntahan natin ang historical background ng probation. Ang sabi dyan, nandyan si John Augustus na tinaguri ang father ng probation in America or United States of America. Ang trabaho niya talaga, shoemaker siya or a boots maker. Yan talaga yung business niya. At ang sabi daw dito, ano ba yung ginawa talaga ni John Augustus? Actually, hindi naman talaga probation ang ginawa ni John Augustus. Ang ginawa talaga ni John Augustus is form of recognizance. Okay? Isang uri siya ng recognizance. Pero yan naman ang history. Sundin na lang natin yan. O, malalaman nyo kung bakit recognizance. Ang unang hinawakan pala ni John Augustus at ang kanyang na-bail out is a common drunkard. Yung mga ano, manlalasing. Diba? Siya rin ang tauna-unang volunteer probation officer. Tandaan na, volunteer. Nag-volunteer siya. Sabi niya, ako na magbantay dyan at pag pinatawag mo korte, ako magdadala. Diba yung ginawa niya? That is a form of recognizance. That is not a form of probation. Kasi kapag may probation, dapat may judgment. Ito, on hearing pa lang ito eh, di ba? So be it. So, siya rin ang unang nag-apply ng salitang probation. Okay, he first applied the term probation. At ang unang hinawakan niyang kaso, lahat totally, is 1,946 ang kanyang na-build. At ilan daw lang ang hindi bumalik? 10 lang. Ang tanong, naging effective ba ang probation ni John Augustus? The answer is yes. Naging effective siya. Okay? So, nandyan din ang historical background ni Matthew Davenport Hill. Kung kanina si John Augustus ay isang shoemaker, si Matthew Davenport Hill ay father naman siya ng probation in England or English country. Okay, English country. And also, siya ay isang
British lawyer and a penologist. Anyway, si Matthew Davenport, si Matthew Davenport Hill din, marami din siyang inenact na batas, di ba? Create na batas on the reform in the treatment of criminals, di ba? Na bat naging batas sa ano sa England, di ba? Kaya nung mga ano, naging maganda talaga 'to eh. Sa kanila talaga nag-originate. Kaso ang problema, hindi sila nagkaroon ng unang batas, no? Pero dalawang tao lang talaga ang related sa probation. Si Matthew Davenport Hill at saka sino? Si John Augustus. At ang sabi diyan, he believed that crime would be prevented. Yan ha. Ang sabi niya, ang crime, mape-prevent daw yan. Paano mape-prevent? Reformation in prison. At pagkatapos nun, yung convict daw ay i-release kung siya ay may mabuting pagkatao. Okay? Yung good behavior. And kung ikaw naman ay incorrigibles, pag sinabing incorrigibles, wala nang pag-asang magbago. Hopeless na siya. So, life imprisonment para sa mga taong wala nang pag-asang magbago. Tulad ng ex mong babaero. Diba? Wala nang pag-asang magbago. De, joke lang ha. Joke lang. Okay? Next. Nandiyan naman si Teodulo C. Natividad. Sino si Teodulo C. Natividad? Siya yung father of probation in the Philippines. Anyway, siya rin ang kinukonsider natin na father ng criminology. Ayan, father din siya ng criminology in the Philippines. Ayan, father din siya ng criminology in the Philippines. Anyway, siya rin ay kauna-unang administrator ng PPA. At tanda na, pag sinabing administrator, siya yung head. Okay, siya yung head. Okay? At siya rin ang nag-draft ng PD 968, or yung tinatawag natin na probation, yan, probation law of 1976. And naging NAPOLCOM commissioner din yan. Diba? Naging NAPOLCOM commissioner din yan, di ba? Remember, di NAPOLCOM, under niya ang PNP. Siya ang umahawak ng PNP, ang NAPOLCOM. Administratively and operational talaga. Next, naging congressman din siya ng Bulacan. Kaya pala, mambabatas din siya. Kung naging congressman din ito, no? Naging member ng House of Representatives. Yan, father siya ng probation in the Philippines and the first Filipino Vice President of the United Nations. Dati ang pangalan ng United Nations ay League of Nations to, no? League of Nations. Yan, League of Nations. Ayan pala, father of criminology. Ayan yung mga history ng mga tatlong taon. Yan. Kaya kapag tinanong sa inyo, father ng probation, ito kagad yung tatlo na sa utak mo. Depende. Baka Philippines, England, or United States of America. Next! Ang sabi naman silabay natin, next topic, silabay. For the non-institutional action, the concept of probation and its advantages. May mga advantages din pala. And the role of probation in correctional system, ano yung mga naging role niya, di ba? Benefits and advantages of probation and linkages of probation with the agency of the criminal justice system. Yung mga agencies, no? So, puntahan muna natin yung una. Yan. Role of probation in correctional system. Ang purpose niyan, yan ha, eto, mababasa yan sa PD 968. Yan, nasabi ng ang purpose niyan, ipromote natin ang correction and rehabilitation. Pag sinabi palang rehabilitation, ang purpose niyan, or ang ibig sabihin ng rehabilitation ay eliminate criminal future behavior. Yan. Eliminate criminal future behavior, or rather, eliminate future criminal behavior. Diba? Of an offender by providing him with individualized treatment. Okay? So anyway, anong tawag natin kay offender kapag nasa law enforcement? Diba? Offender. Pwedeng suspect, diba? Pwede siyang person under police custody,
Kapag nasa ano naman, nasa prosecution, tawag sa kanya respondent. And respondent, pero pagdating sa korte, accused siya. And pag dinala mo naman sa correction, person deprived of liberty. At pag nasa community na, tawag na sa kanya ay client. Ay, mga tawag-tawag yan, ha? Huwag nyo kakalimutan yan. And also, provide an opportunity for the reformation. Ano yan? To improve. Yan, to improve daw. Yung isang tao. To make a better man of a penitent offender. Anyway, ano ba yung ibig sabihin ng penitent offender? Ano ba yung ibig sabihin ng penitent offender? Ah, ito pala yung taong nagsisisi. Nagsisisi. Okay? And prevent omission of offense. Okay, syempre, pag nabigyan ka ng probation, di ba, malaya ka. O sabi sa'yo, pag gumawa ka ng kasalanan ulit, lalagoy ka sa uli sa kulungan. O anong gusto mo, may balik sa kulungan o nasa labas ka na lang. Eh, syempre, mas piliin mo nang huwag ka makulong, di ba? Kaya mas pine-prevent mo yung sarili mo na huwag kumag-commit ng crime. Kaya nga kapag ikaw nabigyan ng probation or even parole, lahat siguro ng tukso ng ano, ng para makipag-away, mangyayari. Kaya kapag gano'n, halimbawa, ikaw na probation o parole, huwag ka makikipag-away. Iwasan mo. Diba? Halimbawa, nakipagsuntukan. O sabi, halika, suntukan tayo. Sinusuntok-suntukan. Huwag ka na lang lumaban. Tumakbo ka na lang. No? Mas magandang lumayo ka na lang sa gulo. O, buti nga ngayon, advantage yung nasa home quarantine ka. O, walang gulo, diba? Nasa loob ka lang ng bahay. So, ganyan din nangyayari with regards to probation, no? So, kung halimbawa nag-commit ka ng crime, which is imprisonment, kung isang taon at pababang pagkakakulong, 2 taon kang isusupervise. Pero kung higit ka sa 1 taon pagkakabilanggo, 6 taon kang isusupervise. So, ito yung mga purpose ng probation. Kapag ang sabi daw dito, if the purpose of probation did not achieve or hindi makukuha, eh, huwag niyong bigyan ng probation yung tao. Kasi, nababiolate ang purpose ng probation. So, ito dapat yung nasa utak natin, no? Mga purpose ng probation. Next, mga linkages of probation with agencies of the criminal justice system. Diba? So, kailangan ni help. Diba? Mababasa natin yan sa website ng probation.gov.ph Correction and Rehabilitation, no? Mababas. Nandiyan naman yung link. No? Nakikita niya naman yung link dyan. No? So, unang-una, mga linkages of probation with agencies of the criminal justice system. Okay, unang-una natin dyan, individual and group counseling. Ano sabi? This activity intends to assist the client. O, kisipin nyo, client na ang tawag natin kayo. No? So, ibig sabihin pala, kapag under supervision si probationer, ang tawag pala natin diyan ay client. Yan ha. Pero pag na-release ka gamit ang probation, tawag sa'yo probationer. Pero kapag under supervision ka na, client na ang tawag sa'yo. Okay. In trying to sort out their problems, identify solution, reconcile conflict, makipag-ayusin, and help resolve them, this could be done either by individual or group interaction with officer of the agencies. Di ba? Ano naman yung mga moral, spiritual, values, reformation, o mga seminar, lectures, and training offered or arranged by agency, comprise this rehabilitation activities. Nandyan din yung mga NGOs. Di ba? Yung non-government offices, school, civic and religious organization are tapped to facilitate the activities. So, para lang talaga maging maayos, di ba? Kasi ang purpose na ito, ma-rehabilitate ka ng husto. Di ba? At saka, syempre, bukod sa ma-rehabilitate, mailapit ka rin sa community. Kaya meron palang, restorative justice. Di ba? So, ibig sabihin nyo, ang religion or religious organization, malaking factor siya sa tao. Di ba? Malaking factor siya. So, siguro, malaking talagang factor eh. Isipin nyo, kung halimbawa tao, walang, yung common na tao na walang, tawag dito, hindi nagsisimba, pero hindi ko nila lahat ha.
May mga malaking, basta bahala na kayo doon, malaking factors ng religion. Sa akin, malaking factors. Diba? Bahala na kayo doon kung may factors sa inyong religion sa inyo. Na? So, kung may sinasalihan ko, then go for it. Para ano yan eh, pagkain ng kaluluwa natin, ang salita ng Diyos na mababasa sa Biblia. Okay, amen? Amen. Okay. So, next, work or job placement referral. And categorized as an informal program wherein a client is referred for work. Uy, eh, no, sa trabaho. Yan, job placement through officer own personal's effort, contact, or information. Sample nito, sabi ng ano, ng isang agency, tanggapin nyo to, under ng probation to, mabait na tong taong to. So, pero minsan din, bukod sa ano, sa work or job placement, tinuturuan din yung natin, tinuturuan din yung client natin with regards sa vocational and livelihood and skills training. Kasi alam mo naman ang community natin, masyadong mapanghusga din, di ba? Kapag narinig nila, ay nakulong yan, ay ex-convict yan, ang nasa utak agad ng natin, mga tao, masama kagad. Di ba? Hindi naman siguro lahat masama na nasa kulungan. So, eto mga tao to, nagkataon lang din na nakapag-commit ng crime dahil sa sitwasyong hindi na malulusutan. No choice ba? So, hindi naman lahat ng tao masama. Kahit anong sama mo, kahit nakakulong ka pa ng life imprisonment, kahit anong sama mo, tol, meron pa rin kabutihan sa puso mong nandyan. Di ba? Sample na lang nito. Ginising ka ng nanay mo. Ma, kumusta ka na? Kinamusta mo magulang mo? May kabutihan ka pa rin sa utak mo, sa puso mo. Di ba? So, naniniwala ako doon. So anyway, sa work or job placement, ayan, sabihin na, tanggapin nyo naman itong natin, client natin magtrabaho dyan sa inyo. Or turuan nyo siya with regards sa vocational or livelihood. Di ba? So, tulad na ano, problem includes setting of seminar skills, training, food preparation, food preservation. Meron yan sa TESDA, marami. Diba, gustong-gusto ko nga mag-aral din sa TESDA. Maraming kurso sa TESDA. And candle making, o paggawa ng nung kandila, no? Novelty item, handicrafts making, to help the client earn extra income. Yan, kahit sa kulungan meron ganito. Diba? Kaya nga mapapansin nyo sa loob ng kulungan, may mga nagtitinda ng mga handicrafts. Gaganda kaya ng mga handicrafts nila. And also, mga refrigeration, gumagawa na ng refrigeration, no? Automotive, yan. Radio, television, electronic repairs, tailoring, dressmaking, basic computer training, yan. Ayun yung mga uri ng mga skills, livelihood and vocational, no? So, karamihan may mga nagiging mekaniko, yan. So, itong mga taong to, once na tinuruan natin, nagiging magaling sila at nabubura na sa kanila yung mga future criminal behavior. Kung mabura natin itong future criminal behavior, edi successful ang ating government para ma-prevent ang paglaganap ng krimen. So, yun pala ang purpose din ng criminal justice system. Kaya pala ang criminal, ang correction ay kasama po yan, or even kay kasama din po yan sa criminal justice system. Kaya pala dugtong-dugtong yan, no? Health, mental, and medical services. Ano da yan? To address some of the basic needs of client. Okay, basic needs ng client. Ano yung mga basic needs niya? Medical, yan. Provide various form of medical and health services, physical examination, pre-medicine, pag ikaw pala, nabigyan ka sa ng probation, may mga ganito ka rin, may vitamins ka po, yan. So, dental examination, treatment and drug dependency test, laboratory examination, na? And also, nandyan yung psychological testing and evaluation. O, psychiatric treatment, yan. Kasama na rin dyan yung mga yung mga uri ng counseling, no? Mga uri ng counseling. Okay, ng ating gobyerno and also accredited ng ating government, mga accredited institution ng gobyerno. So, ayan, alam niyo naman pag health, mental and medical, 'di ba? So, next, literacy and education. Ayan. In coordination with LGU program, adult and adult education class are availed
to help client learn basic writings, reading, arithmetic. Ayan. Meron din nangyayari, ano, nag-ALS na rin sila. Di ba, nag-ALS? Ayan, yung alternative learning system para makapag-college na rin sila. Kasi ano yun eh, tingnan nyo, this is particularly intended for clients who are no read and no write to help them become functionally literate. Okay? So, ibig sabihin natin, tinuturuan din natin sila at paano maging literate sila sa mga iba't ibang bagay. Magbasa, magsulat, para alam din nila yung ginagawa nila, no? So, sa mga ano naman, sa mga nabigyan ng ano, kahit naman kasino eh, pag maedad, pwede na rin mag-ALS, no? Pwede rin mag-ALS para makapag-college. Okay? Likewise, linkages with educational foundation, di ba yung mga ano yung foundation, and other government offices, NGOs, done for preschool supplies. Ang common talaga nito rin, ano pe, TESDA rin, no? TESDA. Mayroon din sa TESDA. Di ba? And next, community service. Ayan. Program refers to the services in the community or services in the community rendered by client for the benefits of society. Oh, ibig sabihin nito yung ano yung mga example ng community service? Sa sample nito yung client natin, halimbawa, merong ano, yung cleaning drive campaign. Oh, tulad ng nasa tawag dito yung diyan sa ano sa Manila, ano ba yung tawag doon? Yung Manila Bay. Oh, halimbawa, tinap natin yung mga client natin. Oh, maglinis tayo ng Manila Bay, yung mga baswar pinupulot natin. Yan. Kaso talaga may mga ibang tao talaga na ano, no? Na ambababoy. Ang ginagawa, nagtatapon pa ng ano ng mga basura doon sa Manila Bay. No, napakawalang hiya nila. Sana naman eh, kung may nanonood ng ating video na to, mga tao na nagtatapon dyan sa ilo, huwag kayong magtapon, no? Kasi gawa ng Diyos yan eh. Pahalaga natin. Diba? Isipin mo, kung wala ng tubig sa mundo, tapos yan iinumin mo, diba? Nagkanda sakit-sakit ng tiyan natin. And also, nandyan din yung ano, blood donation. Ayan, diba? Blood donation. Ayan. Socio-civic activities, diba? Kaya ako, pag ano, may nangangalan dugo, nag-ano ako, kung pwede ako mag-donate ng dugo, mag-donate ako. Okay? Oh, hindi ako kasama sa ano, ha? Sa client dyan, ha? Ako rin, ginagawa ko rin na mag-donate ng dugo sa mga nangailangan. So, client self-help organization. This program takes the form of cooperative, ng ano yan? Cooperative client association. Oh, may mga samahan din pala sila, no? Wherein the client forms cooperative and association as economic group to venture on a small project. Similar client association serve another purpose by providing some structure to lives of client where they relearn the basis of working within a group with hierarchy, authority, and responsibilities much like a bigger society. Diba? Para naman alam naman nila yung, ano, yung may dapat silang sundin at mayroon din dapat na matutunan bago. Para yung sense of responsibility. Diba? Yung may mga sense of responsibility na dapat nilang gawin. Okay? So, pakikipagtulungan yan, ha, ng kapwa nila client. Oh. Next, payment of civil liability. And the payment of civil liability or indemnification to a victim of offender. For so, despite the economic status of client, payment obligation to the victim is still the minds of the client, responsibility and consequence of the harm they inflicted. So, syempre, kahit na ano ka, client ka, meron ka pa rin babayaran na ano na civil liability. So, dapat nasa, bilang client, nasa utak mo pa rin na yung naging resulta ng ginawa mong mali, yung iyong antisocial act or yung crime na nagawa mo, there is a civil liability. Kasi nga, sabi ng ating batas, when there is a criminal case, the civil liability always arise. So, dapat ganyan. May magbabayad ka pa rin kung ano yung mga danos perwisyo mo sa ano sa biktima. Okay? So, environment and ecology to instill awareness and concern in preserving ecological balance and environmental health. Yan, seminar lectures are conducted where client participate. The seminar lecture tackled anti-smoke, anti-smoke belching campaign. O yung mga ano karamihan sa mga bus.
Ito talaga yung mga karamihan sa bus, no? Ang iitim ng usok, or even sa jeep, ang iitim ng usok. So, oy, pakilinisan nyo naman yung ano nyo, tambutso nyo, no? Ang itim na ng usok. Tsaka yung mga naninigaril nyo dyan sa ano, sa mga kalsada, no? Huwag naman kayong manigaril sa kalsada, sakitan ng baga namin, no? Organic farming, waste management, segregation, and disposal of proper care of the environmental or environment. Ay, mga basura. No, dapat ito yung mga basura natin eh. Yung ano, yung may nabubulok at saka hindi nabubulok. Di ba? Kaso, ang mga Pilipino talaga, karamihan sa Pilipino, hindi marunong sumunod. Sa mga ano, kahit 7-Eleven nga, meron na nakalagay, nabubulok, hindi nabubulok. So, hindi naubos yung tinapay, nilagay sa hindi nabubulok. Ungas din talaga eh, no? So, dapat, ano yan eh, kung ganyan yung tao, hinuhuli ka agad yan eh. Dapat matuto tayo. Diba? Kaya nga sabi ko sa ano, pag may nakikita ibang tao, nagtatapon ng basura sa kasada, miss, pakipulot po yung basura nyo. Ilagay nyo po sa tamang basura. Kailangan guys, kung ano, kung may nakikita kayong ganyan, simulan nyo. Or simulan nyo sarili nyo. Huwag kayong tapon ng tapon sa kalsada. Diba? Kung ang client na tinuturo sa kanila yan eh. Diba? Para anong nangyayari? Mas knowledgeable pa ang mga client kaysa sa community. Parang totoo lang, no? Kasi sila, nagkakaroon na sila ng ano eh, ng tawag dito, yung good behavior, unlike sa community, di ba? Tapon ng candy doon, tapon ng ganyan. Di ba? Ikaw din, minsan, durakan ng durakan saan, wag ganun. Di ba? Kailangan eh, simulan mo sarili mong, may tawag dito, good behavior. Di ba? Simulan mo sa sarili mo yan. Oh. Halimbawa, may basura ka, hindi, wag ganun. Ilagay mo sa tamang basura, sa hindi nabubulok. Pero pag mga pagkain na nabubulok, ilagay mo sa nabubulok. Okay? Pag plastic, halimbawa, kaibigan mo plastic, ilagay mo sa hindi nabubulok para pwede ma-recycle. Hindi, joke lang. And also, sport and physical fitness and activities that provide physical exertion like sports, game, alam naman natin, di ba, mga sports na or games natin? Pwede basketball, volleyball, di ba? Lahat ng may ball, hindi, mga ball, di ba? Yan. Player conducted enhance and physical well-being of a client. Ay, para pala maging physically fit sila, di ba? Pansin nyo sa mga client, bihira lang makita ng client na mataba. Hindi ba? Lahat sila halos physically fit. Lang, yun lang na napapansin ko. Para sa akin, ha? Okay? So, para naman, syempre, eh, yung kanilang health, ay ma-enjoy nila. Di ba? So, meron nga sabi, sir, basketball sa gabi. Oh, paano nangyaya? Ay, ibang basketball siguro yun. Okay, so, this is the end of our discussion for this topic. Okay, sa ano, kung bago ka lang dito, sa aking video na to, kung saan ko man presento, pwede mo naman i-like ang aking Facebook page. Ayan, i-like nyo, i-share nyo rin, at syempre, i-notify nyo para sa mga panibagong video na ay aking i-upload dyan. No? Para sa mga estudyante ko naman, panoorin nyo ito para sa inyo, no? Para sa exam nyo. Okay, meron din akong YouTube channel, ang Acclimentering by Chaps Black. Punta lang kayo doon, mag-subscribe kayo, i-like nyo rin, huwag nyong i-skip ang ads. Okay, na? So, may marami mga video doon, panoorin nyo. So, anyway guys, maraming salamat sa inyo at hanggang sa susunod nating pagkikita.